Isa sa mga highlights na sinambit ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang mensahe sa selebrasyon ng ika-74 na taong pagkakatatag ng Armed Forces of the Philippines ay ang pagbibigay ng parangal at promosyon sa mga sundalo at opisyal na nagpatupad ng batas militar sa lalawigan ng Maguindanao. Today, we started that process by giving unit awards to those who are involved in the implementation of martial law in Maguindanao. Soon to follow will be the individual promotions and also the individual awards. Pinuri din ang Pangulo ang Armed Forces sa mga naging kontribusyon nito laban sa pagsugpo ng terorismo hindi lamang sa lalawigan ng Hulosulu. I thank our soldiers very much for that. I have instructed the Secretary of National Defense and the Chief of Staff of the Armed Forces to give medals and promotions to the deserving men and women who were in that assignment. Congratulations to all of you. Sa nasabing okasyon ay magkatuwang na pinaranalan ng Pangulo at ni AFP Chief of Staff General Victor Ebrado ang mga piling sundalo at opisyal sa mga katangiang naging kontribusyon ng mga ito sa iba't ibang larangan ng paglilingkod sa bayan. As reported to us earlier by General Ebrado, the Abu Sayyaf strength has been significantly reduced, but there is more to be done if we are to attain long-lasting peace. Let us continue to strengthen our relations with the people in those areas by literally building bridges with the local population, as well as schools, medical facilities, and other infrastructure that wins over the people and narrow support for the terrorists. The Kalayaan Barangay projects that you are putting up have improved the quality of life in those areas rendered vulnerable to the siren songs of rebellion or terrorism because of poverty. Maraming salamat para doon. Ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, RH 911, Bing Puramento ng DGRH, Nationwide.